Hello everyone, magluluto na naman tayo ngayon ng isa na namang masarap na ulam sa ayan. Meron tayo dito ang buto-buto ng baboy. At syempre ito yung mga sangkap. Ayan, meron tayong luya, bawang, sibuyas, kamatis. At syempre meron din tayong labanos sa ayan. Nilalagay ako lahat ng labanos kapag nagluluto ako ng ganitong ulam. So ayan, meron din tayo dito sinigang with gabi. So yan ang ginagamit ko dahil para mas lalong malapot yung ating sabaw. Mas masarap ang sabaw kapag medyo malapot siya. So ayan, meron din tayo dito ang laman ng gabi. So ayan. At syempre hindi pwedeng mawala ng gulay. Kaya ayan, meron tayong sitaw at ayan, maraming kangkong. Ayan, dahil mahilig tayo sa gulay at kailangan laging kakain tayo ng gulay. So ayan, kaya maraming gulay ang nilalagay ko palagi. So ayan nga, syempre papakulaan ko muna yung ating buto-buto. So ayan, nilagay ko na yun sa kaserol at syempre nilagyan na natin ng tubig at ayan, sinalang na natin. So ayan nga, at kumukulo na, ayan, hayaan lang natin yan kumulo. At syempre, habang kumukulo yan na ganyan, tinatanggal ko ang takip kasi yung mga bula-bula na ganyan, tinatanggal ko din yan. So ayan, kasi sabi nila yan, yung mga bula-bula na yan ay dumi, kaya ayan, tatanggalin natin yan. Natanggal ko yan lahat. Mga bula-bula na yan. Kaya mas maganda talaga pinapakuluan muna yung karne. Minsan kasi, yung iba kasi ginigisan nila yan. Kaya hindi nakakalabas yung mga bula-bula na ganyan. So ayan nga, at natanggalin natin. Kaya lalagay na rin natin yung ating mga sangkap. Ayan, sinabay-sabay ko na yung sibuyas. Bawang, kamatis, luya, at syempre pati yung labanos nilagay ko na rin. So ayan. Para kapag habang pinapalambot natin yung karne, meron na siyang mga sangkap, manunuot na yung mga sangkap sa ating karne. So yan, alu-aluin lang natin. At medyo matagal natin pakukuluan dahil para mas malambot yung ating karne. So ayan, habang pinapakuluan lang natin yung ating karne, syempre lalagyan na natin yung pampalasa. So yan, para habang pinapalambot natin, syempre yung ating pampalasa ay manunuot na sa ating karne. So yan, hayaan lang natin yung kumulo. At syempre ayan nga, luto na yung ating karne. Kaya ayan, nilagay ko na rin yung ating mga gulay. So ayan, at syempre nilagay na rin natin yung ating siling haba at yung ating pangsigang. So yan, halu-haluin lang natin yan kasi nilagay ko sa ibabaw. Medyo nagbuo-buo siya kaya kailangan halu-haluin natin yan para matunaw yung ating nilagay na pang-asin. So ayan nga, at syempre kailangan pa natin yung pakuluin ng konti at halo-haloin para naman pantay yung absorb ng ating nilagay na pang asin. So yan. O diba, maganda talaga ang sinigang kapag maraming gulay. So yan. Para ulam pala, para sabaw pa lang at yung gulay ay ulam na. So diba, mali-mali na yung aking salita na naman. So ayan, o diba, nakakatakam na naman ang ating ulam ngayon. So ayan ang ating lutong sinigang na buto-buto na maraming gulay. So ayan, kailangan talaga maraming gulay kapag nagluluto tayo ng ganito. So ito na nga, ayan na. O diba, nakakatakam talaga. At saka mas malasa talaga kapag buto-buto dahil lalo kapag matagal mo siyang pinakuluan, lalong nalabas yung kanyang linamnam at sarap ng karne. Kaya yan, so ito yung ulam natin ngayon. Ayan ang aking sinigang na buto-buto ng baboy sa ayan. So ano pang hinihintay natin? Kainan na naman. Thank you for watching everyone.